Hi guys! Magandang morning po sa inyo. Ako po si Adrian. Tanong po, sino po ang mga baguhang content creator sa inyo? Taas ang kamay ho. Wow! Ayos! Bago ang lahat, gusto kong batiin ang mga modern heroes ng mga Pilipinos, ang OFW natin dyan. Hello po! At saka yung mga taga NCR, Quezon City, Manila, at yung nanonood na from Luzon, Visayas, at Mindanao, lalo na dyan ng, sa Queen of the South, mga taga Subo. Kumusta kayo diha? Lalo-lalo na sa ating mga motovloggers sa buong Pilipinas. Kumusta po kayo, Paps? I think alam nyo na kung ano ang pag-uusapan natin sa video na to. Kasi niklik ninyo itong video dahil sa title. Tama? So guys, without further ado, let's get straight to the topic, guys. Welcome back to my channel, guys. Tanong, paano gumawa ng quality content at ano ang dapat nating tandaan bilang baguhan na content creator? Tip number one, tanungin mo sarili mo, saan ako magaling? O expert? So, guys, katulad ni Speed Tuner, Mickey Maso, bakit yun ang mga content niya? It's because mekaniko siya. Doon siya expert. Katulad po ni Aunt Lutz, bakit tungkol sa makeup ang content niya? Kasi araw-araw siya nagbe-makeup, guys. Expert siya doon. Bakit si Sir Banjo Merano na isang IT na ang channel niya is Panlaseng Pinoy, eh cooking ang content niya? Kung ano, bakit kaya hindi siya naging dancer? Nataka ako. Ang nasa akin, bakit hindi kaya naging dancer? Tip number two, guys. Bilang baguhan na content creator or YouTuber, guys, dapat ang uunahin nating iisipin kung ano ang interest ng karamihang mga viewers. So, example, like current events, nagtitrending, reviews. Isa dyan, si Supercar Blondie. Si, sa ano guys, sa travels, andyan si Bisayang Hilaw. Ang personal vlogs, guys, dapat ihuli na natin talaga yan. Kasi hindi pa naman tayo kilala. Wala pa tayong nagawa ditong, kumbaga, wala pang interest eh. Well, yung mga tao sa atin, bakit? Hindi naman tayo sikat. Aaminin ko sa inyo, guys, ganun din ako nung una ko rito sa YouTube. It's been like more than a year na ako. Gusto ko lang i-upload yung mga magandang moments sa buhay natin kasi parang may souvenir tayo, tama? So, pero later ko na-realize kasi hindi pa rin ako, wala pa akong confident noon maghalap araw sa camera at hindi ko pa alam ang mga tamang gagawin. So, wala akong ginawa kundi manood ng mga tutorials para masanay sa ganitong content. So, talagang it's take a process, guys. Hindi katulad, guys, real talk tayo. Hindi katulad po ng mga celebrity like mga sikat dito na vlogger na si Will Dasovich, is a award-winning YouTuber. Personal vlogs. Ang dami niyan. Si Alex Gonzaga. Yan, mga yan. Dali, baguhan na sila, guys, kasi celebrity na sila, kilala na sila sa lahat ng tao, interesado sa buhay nila. So, ayan. So, yung akin talaga, guys, is bilang tayo, hindi pa tayo sikat, eh,
yung interest ng karamihan ang ating dapat i-content. Tip number 3, guys. Search for additional information for the purpose of confirmation. Doon sa topic ng content mo. Napaka-importante ito, guys. Kasi kadalasan, sa mga baguhan na content creator or YouTuber, nakakaligtaan tong prosesong to. Alam mo kung bakit? May napaka-laki tayong responsibilidad sa mahal natin mga viewers. Dahil, hinahangaan tayo ng mga yan. So, nakakabit kasi sa atin yung word na influencer. Alam mo guys, may share ako dito. Nakita ko to sa, I think, year 2017, kung hindi ako magkamali, sa personal blog ni Will Dasovich, na naging awardee siya ng Influencer of the Year. So, yan ang maganda guys, pag ginawa mo talaga sa puso mo, may integrity at honesty sa mahal nating mga viewers. Alam mo guys, lahat nating kinocontent, tsak, pinapaniwalaan ka agad nila yan. Ganda yung magkakapangalan ka rito sa platform na to. So, dapat talaga i-practice natin yan. Tip number 4. So, sa paggawa ng content guys, dapat gawin mo siyang kwento. Gawin mo siyang kwento, dapat meron dong may mission ka sa content mo, tapos may conflict doon, tapos meron kang resolution. Or sa iba pang basic form ng story is you have the beginning, the body, and the ending. Bakit? For example, guys, katulad ni motorista, yung kwento niya sa akin, nakita niya ako. So, ang mission niya is tulungan ako. Tinulungan tayo. So, ngayon, on the process, hindi na ako ma-reach out, naghanap siya ng makakonect siya. Yun ang conflict. Bakit? Namublema siya kung paano niya ako makonect. Naghanap siya ng tao na makonect niya ako para maiabot niya ang tulong niya sa akin. Bakit? Ang another conflict dun is, sa Las Piñas siya, si motorista, Torcote, thank you, motorista vlog, at dito ako sa Visayas. So, ang layo. So, yun ang conflict. So, para maabot yung tulong dito sa akin, yun, nag-reach out siya para magkwentuhan kami at na-interview niya ako. So, may resolution ng kwento. Ganun. Dapat ganun, guys. Yung content mo. Yung bang tinatawag natin, informative, ito lang naman ito eh, at saka entertaining. So dapat guys, ganun, yun talaga yung napaka-importante para mas maraming manonood sa content mo. You have to be informative, at saka entertaining. Kung kailangan mong sayaw, sayaw ka. Kung kailangan mong, kung request nila pakantahin ka, kumanta ka. Kung yung maganda rito guys, napakasaya. Nag-enjoy talaga ako sa ginagawa natin. Tip number 5. Okay guys, about sa paggawa ng title ng content natin. So napaka-importante rin to guys. So tatlo ang guide dyan. Una, dapat searchable siya. Pangalawa is dapat shareable siya. At pangatlo ay clickable siya. So, balik tayo din sa una. Searchable. Very common words yung mga gamitin mo para mas madaling ma-search. Or kung sa lugar, or travel bags ka, edi yung pangalan ng lugar. Yung unahin mo para pag-search, pag isipan na yung lugar na yun, edi yun, labas ka agad siya. Searchable. Or yung mga term na how to, mga tutorial, paano, kung sa Tagalog pa. Ganyan. Ganyan ang mga searchable na word, very common. And then, shareable. Shareable is all about technical
reviews or knowledge share. Para alam mo yung pwede mo i-share na yung content is parang, for example, yung paano mag-landscape, kung paano magpatabain yung tanim, ganyan, or paano maglinis ng sasakyan, or tamang paglililis ng bahay. So, shareable yun, guys. Pangalan ng content. Tapos, clickable siya. Clickable means dapat yung title ng content is catchy siya, guys. Makapture mo kaagad yung mga viewers mo. So, sana po may bahagi akong makakatulong sa journey mo dito sa YouTube. So, kung sa tingin mo, guys, meron akong hindi banggit at saka meron kang request or suggestion, please put it in the comment section below, guys, para po makatulong din sa mga kapwa nating baguhan na content creator. Dapat kasi dito, guys, tayo ay nagtutulungan para sabay-sabay tayong matulog. So, ayan, guys. At saka nga pala, guys, hingi ako ng favor. Bago ka mag-click out, guys, please give me a thumbs up. At saka, kung baguhan ka dito sa channel ko, salamat sa pagdalaw, is click the subscribe button, pati mag-click para po ma-update kayo sa sunod kong videos. Be an inspiration and a blessing to others, guys. God bless you all. Bye! See you in my next video!